Well, 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 mga kapopong, kumusta? At ngayon naman ay tatalakayin natin ang isang tanong ng kapopong natin sa kung may katotohanan daw bang nagiging totoo ang lahat ng sinasabi o binabanggit ni Quiboloy, especially doon sa binanggit niyang pagpapatigil ng network ng ABS. At sa huli ng video ito ay isasama rin natin ang masasabi nating pagkakamali ng dalawang taong pag-uusapan natin ngayon. Well, wag na natin patagalin pa at simulan na natin. Actually, nag-ugat kasi ang lahat ng itong mga kapopong noong last November 2019 na kunsan ay sa show ng It's Showtime ng ABS ay medyo ginawang katatawanan kasi ni Vice Ganda yung statement ni Quiboloy sa pagpapatigil o pag-i-stop daw nito ng lindol. Dito ay sinabi ni Vice Ganda at chinalenge itong si Quiboloy sa kung totoong may kakayanan daw itong magpatigil ang mga bagay ay subukan daw nitong patigilin ang palabas ni Coco Martin na probinsyano. Well, dahil nga sa ginawa na ito ni Vice Ganda, ay nagtawanan tuloy yung mga manonood at mga judges doon sa tawag ng tanghalan. At dagdag pa ni Vice Ganda na sobrang yabang daw nitong ni Quiboloy. Subalit pagkaraan lamang ng isang araw ay may isang pastor sa isang TV network ang nagsabing hindi daw alam ni Vice Ganda ang kanyang pinagsasabi at wala daw karapatan si Vice Ganda na insultuhin itong si Quiboloy dahil hindi niya daw tunay na alam ang pagkataon nito. At dagdag pa nitong pastor na nagtatanggol kay Quiboloy na wala daw karapatan si Vice Gandang sabihang mayabang itong si Quiboloy dahil sa totoong buhay daw ay sobrang daming natutulungan daw nitong ni Quiboloy. Actually, marami talagang mga supporters ni Quiboloy ang sobrang nagalit sa ginawang katatawanan na ito ni Vice Ganda. Na actually, marami akong nabasa mga comments na kahit hindi naman supporters ni Quiboloy ang nagsabing hindi daw talaga maganda ang ginawa na ito ni Vice Ganda. Well, syempre, ang hinihintay ng lahat ay ang statement na manggagaling dito kay Quiboloy. Actually, medyo chill lang talagang sinabi ni Quiboloy na kung ang isang kilalang tao daw na nasa entertainment at nagtatrabaho sa isang malaking network tulad ni Vice Ganda, ay binanggit niyang mas maganda na lang daw na tumulong na lang daw sila sa iba kaysa manglait at maging isang magandang ehemplo o example para sa susunod na generation. At hindi lang yan mga kapopong dahil sa harap ng camera eh sobrang chill lang na sinabi ni Quiboloy na ina-accept niya yung challenge ni Vice Ganda na pinapapili pa ngayon si Vice Ganda kung ilang buwan niya gustong mapahinto ang probinsyano. At dagdag pa ni Quiboloy na sa 4 na buwan ay baka hindi lamang itong probinsyano ang mahinto dahil baka pati na din daw ang mismong network ng ABS. Well, siguro mapapaisip ka rin sa kung bakit ito nasabi ni Quiboloy. At bakit nagkaroon siya ng idea na within 4 months ay posibleng mahinto itong ABS? Well, makinig kayo mabuti mga kapopong dahil ganito ang paliwanag na aking nakuha dyan. Bandang November 2019 ni Quiboloy binanggit niya ang mga statements na ito na kung pagbabasihan mo yung 4 months na binabanggit ni Quiboloy, ay talagang tatama nga ito sa buwan ng March 2020 na kunsan eh ito yung buwan na matatapos ang franchise ng ABS. Noong mga panahong binanggit ito ni Quiboloy ay hindi rin talaga ito nakaligtas sa panglalait ng iba dahil iniisip ng iba na siguro nang huhula na naman ito ng kung ano-ano. Well, subalit na bago ang lahat noong pumutok ang balitang totoo ngang may plano si President na huwag nang i-renew ang franchise ng ABS. Dahil rin siguro doon sa ginawa ng ABS kay President Duterte, especially noong presidential election na talagang ikinagalit ni Duterte. Actually, base na rin sa iba't ibang comments sa mga netizen na aking nabasa, ay marami rin talagang mga pangkaraniwang tao ang nakaramdam na hindi talaga gusto ng ABS itong si President Duterte. Well, siguro kahit ikaw ay naka-experience rin makakita ng ganitong comments. At marami rin talagang mga netizen na mga kababayan natin ngayon ang sumasang-ayon na tuluyan ng ipatigil itong network ng ABS. Well, siguro sa rami ngayon ng balita tungkol dito eh, nagka-idea ka na rin sa mga naging pagkakamali o violations ng ABS sa kung bakit ngayon ay namumroblema sila sa pagre-renew ng kanilang franchise. At siguro ngayon ay may idea ka na sa kung bakit alam ni Quiboloy in advance ang tungkol sa posibleng pagpapa-stop ng ABS. Yes, mga kapopong, dahil na sa pagiging malapit ni Quiboloy noon kay President Duterte na may posibilidad na naikwento ni President ang tungkol dito sa ABS kay Quiboloy. Kaya't noong chinalenge at tinagtawanan ni Vice Ganda itong si Quiboloy, ay talagang naging chillax lang itong si Quiboloy. Dahil alam niyang may malaking problema kakaharapin ng network na nagpapasahod kay Vice Ganda. Well, kayo ba mga kapopong? Saan ka bang panig ngayon tungkol sa issue nito ng ABS? Gusto mo ba o ayaw mo mapatigil itong ABS? I-comment mo lang ang sagot mo sa baba. Well, kung may malaking issue tungkol dito sa ABS, ay hindi rin nakaligtas itong si Quiboloy sa mga bagong issue ngayon. Na actually, isa rin itong si Quiboloy sa may hinaharap ngayong problema. Na kung saan 3 sa kanyang mga pastor sa Amerika ang nahuli at nakasuhan ng mga pulis doon dahil daw sa puwersahang pagtatrabaho ng mga miyembro ng simbahan ni Quiboloy doon.
Subalit nito lamang February 18, 2020 ay naglabas ng statement ang abogado ni Quiboloy sa Amerika ay nakakuha daw sila ng mga ebidensya na yung statements daw ng mga kapulisang sumugod at nanghuli sa mga pastor ni Quiboloy sa Amerika ay fabricated lang daw ang lahat ng mga ito. Nadagdag ng abogado ni Quiboloy na may mga witness silang magpapatunay sa kanilang mga sinasabi. Well, may mga nagsasabi kasing may mga miyembro sa Quiboloy sa Amerika ang namamalimos at ibinibigay daw ito sa simbahan ni Quiboloy. Actually, matagal nitong isyong panlilimos ng mga miyembro ni Quiboloy. Nasa katunayan, marami ng mga tao at dating miyembro ni Quiboloy ang nagpatunay na totoo daw ang nangyayaring panlilimos na ito. Well, kayo ba mga kapopong may nabalitaan rin ba kayong ganito tungkol kay Quiboloy? Well, dumako na tayo sa huling part ng video ito. Minsan talaga mga kapopong ay may mga panahon na kailangan din natin pag-isipan ang mga biro o katatawanan na ating sasabihin. Dahil minsan na rin ay hindi natin alam na posible itong maging isa sa mga dahilan ng mga negatibong bagay na talagang hindi nating inaasahan. Na minsan sa puntong nangyari na ito ay mapapaisip tayo at sasabihin natin sa sarili natin na sana hindi mo na nasabi yun. At medyo may punto rin naman itong si Quiboloy doon sa sinabi niyang kailangan ng mga sikat na tao na nasa entertainment na gamitin na lang yung kanilang kasikatan upang makapagbahagi na lang ng mabubuting asal na matututunan ng mga kabataan at ng mga susunod pang henerasyon. Well, sa ngayon kasi mga kapopong ay talagang ang laking impact na ng media sa mga kabataan na kung ano man yung kanilang napapanood kala nila tama ang lahat ng mga ito, na minsan kala nila na okay lang palang manglait ng mga tao. Well, ang ayaw naman ng karamihan dito kay Quiboloy yung pagsasabi nito ng mga bagay na medyo talagang kakaiba, na siya raw ang may-ari ng mundo, siya raw yung nagpatigil ang lindol at iba pa. Ay, sa panahon talaga natin ngayon mga kapopong ay kailangan natin maging matalino sa lahat ng bagay. At tayong mga individual na may mga isip na ay talagang dapat pagtuunan natin ng pansin ang maliliit na mga bata upang malaman nila kung ano ba talaga ang tama at mali. Well, kayo mga kapopong, ano ang masasabi niyo dito kina Vice Ganda at Quiboloy? I-comment lang yan sa baba at ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may natutunan o nalaman ka sa video ito'y mag-subscribe ka naman. At nandito na ang sobrang daming mga shoutouts niyo. At kayo rin mga kapopong, kung gusto niyo magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At ang dalawang videos na makikita nyo sa bandang huli ng video ito ay dalawa lamang sa mga videos na ginawa ko dito sa akin channel. Na kung may panahon ka ngayon ay panoorin mo rin dahil alam kung marami ka matututunan doon. At muli, itong yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!